Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Ang Boston Celtics nga ay ang consensus number 1 team for most of the season at very successful din sila ngayong playoffs with a record of 12 wins and only 2 losses. Ganun ba man, hindi nga sila gaanong mabenta sa mga fans at hindi din sila binibigyan ng gaanong credit dahil palagi nga silang kinakapo sa playoffs in the recent years at sa last 8 years nga ay 6 na beses sila nakapasok sa East Finals, subalit ni isang beses ay hindi pa sila nagkakampyon. Kaya naman tinatawag sila ng madami bilang pang regular season na team lamang. At mawawala lamang ang mga negatibong komento na ito kapag nagkampyon sila. Subalit expected pa rin nga na andun ang mga taong duda kahit magkampyon sila ngayong season dahil sa daan nila patungo dito na hindi naman nila kasalanan kung iisipin natin. Ganun pa man sa mga hindi nga gaanong nanonood ng games ng Celtics, ang pinakadahilan kung bakit sila ang number 1 team sa buong NBA bukod sa kanilang Super 6 lineup, ito nga ay ang kanilang 3-point shooting. Ang team na ito ay talagang pukul lang nga ng pukul ng 3 points. Huwag nga kayong magugulat kung may 15 3-point attempts na ang Celtics sa first quarter pa lamang dahil ganun nga talaga sila. Sila nga ang number 1 team sa 3-point attempts and mates. More than half ng kanilang field goal attempts ay nanggagaling sa 3 points. At kapag gumana ito, samahan ng kanilang lockdown defense, halos pwede mo nang ilista ang panalo. Ang kanilang 3-point shooting din ang dahilan kung bakit napakadali para kay Tatum at Jaylen Brown na mag-isolation dahil bukas na bukas nga ang pinta dahil sa spacing na nagagawa ng kanilang 5 out offense. Wala ka nga sa kanilang pwedeng hayaan sa 3 points, kaya naman ay iwan madalas ng defender ni Tatum at ni Jaylen Brown na mag-isa. At kapag nag-double team ka naman ay swing-swing pass lang nga ito hanggang sa makaabot ito sa corner para sa libre 3 points. Napakasimple lang nga ng ginagawa ng Celtics. At yan nga ay tatawagin nila kung sino man ang tinatao ng pinakamahina o pinakamaliit na defender ng kabilang team. In this case, sa starting lineup ng Mavs ay si Kyrie Irving ito. Despite impressive improvement nga ang pinapakita ni Uncle Drew sa depensa lalo na ngayong playoffs, we can't change the fact na 6'1 or 6'2 lamang nga ang kanyang height. Kaya naman sa series na ito ay asahan na kung si Derrick White nga ang tao ni Kyrie Irving, makikita nyo nga na si White ang magbibigay ng pick para kay Tatum o kay Jaylen Brown upang malipat dito si Kyrie. At kapag nalipat na dito si Kyrie Irving ay dito mo na nga makikita ang 5-out offense ng Celtics. Lahat na sila ay nakaabang sa 3 points. Habang ang Mavs naman ay kakailanganin na gumawa ng desisyon, hahayaan ba nila na postehan ni Tatum at Brown or even Holiday si Kyrie Irving o kaya naman magsisend sila ng double team? At kapag nag-double team nga sila, again magpapasahan lang nga ang Celtics hanggang sa mahanap ang libreng player and they will live and die with a 3-point shot. For the most part of the season, they live by it. Subalit pag pinalas naman sila, malakas nga ang chance na tambak ang aabuti nila sa Dallas Mavericks. Basically, mismatch hunting lang nga ang ginagawa ng Celtics. Ngunit ang pinagkaiba nila sa ibang team ay madami ang kanilang shot creators at mga player na kayang gumawa ng play off the dribble. So, simpleng paliwanag lang nga ito sa mga scenario na posible nating makita sa series na ito. Para sa Celtics, given na madami nga ang hindi pamilyar sa kanilang style of play dahil konti lang nga nanunood ng mga games ng East ngayong playoffs. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?